yung Rosario, papaayos natin yung ferry station. Para marami tayong stop sa Pasig. Kung bayag naman yung bayag, lalo na itong dalawang barko na galing sa Pasig, kinakairap natin 78, ay yung point of origin niya, laging Pasig. So, maganda para sa atin. No? Sana mas marami pang sumakay. Libre ngayon. Sayang. Sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Congratulate na rin ang ating MMPA Chairman Danny. Congratulations po. Very successful ang yung lunsad natin ng Pasig River Ferry. Narinig po natin si Yusek Frisco San Juan na magaganda yung mga reports. Bagamat hindi pa ganun kataas yung ridership. Ako naman naniniwala na basta maayos yung facilities natin, maayos yung mga barko, gaya nung nabanggit po ni Yusek, ay dadami na po yung mga barko natin. Basta consistent po tayo at tutulong din naman kung napakalaan sa information dissemination at promotion ng River Ferry. Basta consistent po siguro tayo ay tataas at tataas naman ang ridership ng ating River Ferry. Masaya ang Pasig dahil kasama kami sa programa na ito. Of course, supported by President Duterte and other government agencies. Most memory ko. Dahil sa Pasig, yung problema talaga namin pagdating sa mobilidad, yung paano pumasok at lumabas ng Pasig, naiipit po kami dito sa loob. Kaya itong River Ferry ay magiging malaking-malaking tulong. So yung sinasabi po natin ngayon na 1,500 or 2,000 na mananakay natin ng ferry ay sana madoble natin o higit pa sa susunod na mga buwan. Upo ang suporta ng Pasig sa MMPA sa programang ito. Masaya din po akong malaman at nakikipag-ugnayan naman po ang lokal na pamahalaan sa MMPA sa pagpapagawa ng susunod natin ng mga ferry station. Bukod kay Kap Mercy na dito po sa San Joaquin, ay kasama po natin si Kap Jesse ng Kalawaan
balita ko, excited na rin po siya na magkaroon sila ng ferry station. So, yung susunod naman po yata doon ay yung sa Barangay Rosario. Yun po, ayusin na lang po natin yung station. So, again, congratulations sa ito pong dalawang barko na formal po nating ito turn over sa MMDA ngayong umaga. Masaya po kami na kasama kayo sa umagang ito. Hopefully, maging mas matagumpay pa ang River Ferry kung ano po ang nasimulan na ipagpatuloy po natin. Patuloy po tayong magtulungan. Maraming salamat po. Siguro na sabi na po kasi lahat importante dito ay magkapirmahan na malunsad muli itong malalatin, itong ferry station. Pero natutuwa po ako na kasi dito nga sa San Joaquin ginawa ang pirmahan na ito. Kompleto po ang buong council ng barangay council ng atin San Joaquin. Sigurado ko po pag inunigurate naman natin yung sa Kalawaan ay kasama ang buong council po doon. Again po, congratulations sa City of Pasig, Mayor Vico Soto, and syempre kay Chairman Danny. Congratulations po. Thank you po tayo sa message po ng ating mahal na Chairman ng MCA, Chairman Miguel de la Cruz. Panahon pa man ng mga Kastila, talagang itong papel na ginagampanan ng Pasig River ay napakahalaga. Kita natin sa mga nobela, mababasa natin sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal na yung buong kahabaan ng Pasig hanggang sa bukana ng Lawa ng Laguna ay talagang lahat ng klase ng sasakyang pang tubig ay dumadaan dyan. Magmula sa maliliit na bakor, ferryboat, balsa, at sumasakay dyan ang lahat. Mga government officials, mga silid ng mga mamamayan, ordinaryong mamamayan, and then we move forward more than 100 years after, nandito pa rin ang Pasig River na talaga namang isang alternative pong ruta, lalong-lalo na ngayon, yung problema natin sa traffic, yung EDSA, by the way, yung kahabaan ng EDSA at yung length ng Pasig River ay halos magkapareho. So talagang kailangan natin ito. Yan ang dahilan kung bakit inilunsad muli natin itong Pasig Ferry ferry boat service na kung saan yung mga existing na mga stations natin na nire-renovate natin. Tatayo tayo ng mga additional na station at syempre yung mga additional boats. So kaya nga, napakalaking bagay. Nagpapasalamat tayo sa Pasig City through Mayor Vico sa kanilang generous na pagpapahirap ng dalawang ferry boat. Napakalaking bagay nito upang lalo pa tayo makapagbigay ng magandang servisyo sa ating mananatay. Again, talagang yung traffic natin ay napakalala. Maximize natin itong alternative ruta ng transportasyon na ito. Kailangan. And sa pagtulungan ng lahat, may disseminate ito. In the near future, I am very confident na talagang dadami yung ridership dito. Muli, magandang umaga at marami sa tayo sa pinakamahalagang bahagi ng programa natin ngayon, yung o-assigning at ang turn over ng susi ng ating Thank you.
Thank you.